ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang malapit na siya sa Jerusalem at kita na ang lungsod, iniyakan ito ni Jesus. Kung nalalaman mo lamang sana sa araw na ito ang daan sa kapayapaan. Ngunit ngayon, hindi mo ito nakikita. Sasapit sa iyo ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Kukubkubin ka at sisikilin sa lahat ng dako. Iguguho kanila sa iyong mga anak at walang iiwang magkapatong na bato sa iyo, sapagkat hindi mo nalaman ang panahon ni ang pagdalaw ng iyong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nang malapit na siya sa Jerusalem at kita na ang lungsod, iniyakan ito ni Jesus. Totoong walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos. Perpekto siya at walang kakulangan. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang damdaming nasasaktan. Sa katunayan, dahil sa laki ng pag-ibig niya sa tao, apektado ang Diyos at iniinda niya ang anumang masamang kalagayan o kahihinatnan nila, bunga ng katigasan ng kanilang puso at kasalanan. Iniyakan ni Jesus ang Jerusalem at ang mga mamamayan doon dahil sa nakikita niyang kasasapitan nila, dahil hindi nila nauunawaan ang mga tanda ng panahon at hindi nila namalayan ang pagdating ng Diyos. Tulad sa isang magulang na nalulungkot at nangangamba sa nakaambang kapahamakan sa kanilang mga anak dahil sa masamang pamumuhay nito. Ganon din at higit pang masakit sa Diyos ang kapahamakan ng mga taong minahal niya ng lubos. Hindi naman siya nagkulang sa babala at paalaala sa mga tao noon para maiwasan nila ang kapahamakan. Patuloy pa rin nagpapaalala sa atin ang Panginoon hanggang ngayon. Pagsasagawa. Sa anong mga bagay at gawain ka binibigyan ng Panginoon ng babala at paalaala? Pakikinggan mo ba siya?